The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Okay, Brad Jeff, isang pinagpalang araw ng Miyerkules dyan sa lugar na iyan kung nasaan. Mosh-mosh. Ano ni? Arigato gozaimasu. Uyan mo ako ng sushi. Pastor, good morning. Good morning, Brad Jeff. Good morning. Sige. So, sa mga fans mo, si Tatay Totoy, hinahanap ka sa akin ng isang araw. Eh, sabi ko, huwag ko kayo mag-alala. Si Brad Jeff po, hindi yan mawawala sa ating programa. Okay, Brad, nasaan ka ngayon? Nandito kami sa Tokyo, Brad Ted. Ako'y nagtatrabaho naman po, siguro yung leisure sa susunod ng araw. May kakasal ako, Brad Ted, bukas. Okay, sige. So, pakisabi sa mga ikakasal mo bukas, meron pa silang chance. May chance pa nga mong mamasyal. Kala ko may chance mag-back out. Ano ito yung ikakasal mo ba, Pastor Pinoy? Japanese? Paano? No, cha, renewal of vow na siya. Ikinasal ko na sila noong 2020. Wow. Ang aga naman ng renewal of vow nila after 3 years. Supposed to be kasi 2020 to, Brad Ted, inabutan ng pandemic. So hindi na siya ma-cancel, hindi na ma-refund. Ni-reschedule. Ah, okay. 2020 sige. Kinasal. Hindi, akala ko kasi renewal. Tatlong po ang ninong at saka ninang. Sa renewal ba? May ninong at ninang din? Pastor, pag-renewal of vows daw ba? Sasabid ako sa mga ganung uri ng estilo. Oo, syempre, kailangan baka yun. Pwedeng, para maka, alam mo yun. Every 2 years kami renewal, tapos ang ninong at ninang mo, laging 30. ROI ang tawag doon. Para ma-ROI. Negosyo yun, Brad Ted. Negosyo pag gano'n. Mawalang galang lang po. Okay, sige. Siguro, so, ninong ko muna ngayon si Senator, si Congressman. Si after Mayor. 2 years, ninong kitong si nanganegosyante naman. Every 2 years tayo mag-renewal. Hindi, paano ba? Anong renewal? Paano ba kadalas dat ginagawa? Hindi ako aware, sorry. Ang renewal, hindi ka aware. Tayo kasi hindi pa tayo nagre-renewal of vows. Contract na lang siguro, pwede pa tayo mag-renew. Sige, anyway, tanongin mo si Brad Jeff. Pastor, sige. Kasi tama ba, 2020 sila kinasal. Tapos renewal of vows nila, a year after dapat? Hindi. Well, actually, wala namang batas sa renewal of vows. As long as feel mo, iparamdaw kahit taon-taon. Kasi tsa, October 2020 to supposed to be. Inabutan ng pandemya, tama? Dahil March yung pandemya. So, hindi natuloy yung kasal. Doon ko na kinasal sa Pilipinas dahil nga unstable lahat kung mabubuksan ba itong Japan. Gets. Gets na. Kumbaga, yung kasal nila naging simple na lang. Ito talaga yung ito na yung celebration ng wedding talaga nila. Okay. Yes. So, huwag nating renew. May baby na nga, may baby na. Oo, syempre, kinasal na ni Pastor eh. O sige, so kasi may mga talaga may mga... Pwede daw ba renewal? Andali muna. Excuse me. May mga ibang tao kasi. Na ganun talaga eh. Nagkamali na nung una, gusto mo din magkamali. Ikaw talaga, baby! Ano, Erwin ha? Tatawa-tawa ka. Sabi ni Erwin o kanya. May hugot, sabi ni Erwin, pwede daw siya mag-renewal of vows taon-taon. Pero pwede daw bang pagka-renew, iba-iba yung partner? Joke lang. Ayaw ni Pastor nun, huwag ganun. Dapat isa lang. So, mo, best wishes ulit. Kailan ang kasal, Pastor? Today or tomorrow? Mga renewal ng mga ganun. Tomorrow. Every single day, pagising mo sa umaga, di ba? Ano man ang tawag mo, honey? Honey, I love you. Honey bunch, sweetie pie. Good morning, honey. Good morning. I love you. I love you more than ever. Yun eh. Renewal na yun. Kumbaga, di ba? Hindi mo na kinakailangan pa ng seremonya. Bilang isang babae, masaya yung may renewal. Ha? Masaya yung may renewal. Renewal? Parang gusto ko para ba may expiration? Para ba may expiration? Renewal? Parang, di ba, Erwin? Parang renew. O, di ba? Lisensya mo, nag-renew pa. Kasi nag-expire. No, baby. Kapag may renewal of vows, laging merong honeymoon after. So, masaya. Tama, Pastor? May oras si Brad Jeff. Ito, pinag-uusapan natin ito sa mga nakikinig ngayon. Naiintindihan ko kung merong quote-unquote renewal of vows kung 50 anyos nang nagsasama yung dalawa. Oo. Diba? Golden. Bakit?
tama. Of course, hindi lahat aabon doon. Bakit? Hindi, ang pinaka-importante dyan is that para yung dalawa na ikinasal 50 years ago, eh muli pong magkaalaman at makilala nila ang kanilang mga kasama. Baka nakakalimutan na nila mga... dahil pala senior na, ikaw talaga, nega pa rin yun eh. Gusto kong ipa-renewal of vows nanay at tatay ko. Sandali lang. Anong pangalan mo? Pastor, sino ba itong kakasal mo sa akin? Parang... Di ba yata? Pag naging ulyanin na po, mawalang galang lang, di ba? Eh, tama yun, para muling ipakilala na tatay, nanay, magkasama po kayo, ha? Baka nakakalimutan eh. Okay, pero best wishes po sa lahat ng ikakasal. May mga nagko-comment nga dito, November 1 po, tapos yan ang napili nila. Hindi, November 2. November 2 tomorrow naman. Bukas pa naman. Ang kasal. Mas November, di ba ang November 2 ang All Souls Day? Today, ha? Ang All Saints. Pero alam, wala naman sa date yun eh. Wala naman. Nasa ano yun, after all, nasa dalawang taong nagmamahalan. Wala naman. Ako nga, gusto ko mag-renewal tayo every month eh. Ayaw mo lang. Every morning nga ang renewal. Yun na yun. Kung ang tawag mo renew, ang pagsasabi lang na mahal kita at mas mahal pa kita ngayon, ay sapat ay, na. Ay, hindi pwede sa akin yung puro salita. Oh. Ayoko ng puro words lang. I want actions. Totoo yun. Diba, Pastor? Actions. Kasi ang aking... ano yung tawag doon? Love language. Ang aking love language ay ang gusto ko more than the words. Mm. Gusto ko ng service. Gusto ko rin ng gift. Totoo yun. Gastos. Okay. Ang gastos maging jowa. Salamat na marami, Brad. Hindi pa, Pastor. Hindi pa tapos si Pastor. Okay. Pastor, sige. Okay. Eto na, Pastor. Hinahanap ka na nila. Yan. Alam mo, Brad Ted, kahapon kasama ko sa Mount Fuji, si Tito Arman at Tita Nida C, S-I-Y, aplido nila, from Calapan, Mindoro, fan mo to, nung araw pa. Ayan, so Tita Nida, eto na si Tito. Nung araw pa. Kahapon kasama mo sa, may snow na ba doon sa, ano, sa gilid ng Mount Fuji, kita na? Sa lower part lang kami, Brad Ted, pero sa upper, yes, mayroon ng snow yung tip ni Mount Fuji. Sabi ng mga kaibigan ko. Hindi nagpakita sa akin kahapon eh, nagtampo eh. So. sige. So, as in sa Tokyo lang kayo mag-stay? Yes. Yes, Brad Ted. Dito lang tayo magbababad. Okay, sige. So, mamaya tatawag ko sa'yo, ha? Kung ano ang... Okay. Yan. Kasama si Ate Grace. Ng mga tips. Ha? Ano itatawag mo? Anong kasama si kasama si Ate Grace? Mo itatawag. Anong itatawag mo na naman kay Pastor? May pabibili ako sa kanya, pakikisuyo. May ibisuyo ka. Kanya. Okay. Good. Marites ka. Oo. Sige. Oo. Pwede naman mag-hand carry. Sabihin mo doon sa sponsor mo diyan, pwede naman mag-hand carry ng Kobe beef. Sarap. Yan. Sahan ko bigla. Tignan natin. May kasama ng permit yun dyan sa airport ninyo na panggagalingan. Yun. Okay. Mahal naman ng gusto mo. Sabi ni Pastor, chocolate nga, di ako makabili. Gusto ko, Kobe beef pa. Eh, meron siya nakilalang senior daw na ano. Oo, idol na idol ka nga. Ano po pangalan? Charles C? Tama po ba? S-Y? Arman and Nida C. Ay, Arman and Nida C. Eh, noon pa man daw, eh, idol ka na. Oh. Eh, malay mo kung kamag-aral. Nung araw pa. Eh, malay mo kung kamag-aral kami, may-ari ng Schumart yan. Tama. True. Oh, sige. Sana okay. Ko. Okay, Brad. Sige. Alright. Sige, Brad Ted. Short lang to. Tito Rene Razon, happy birthday din sa'yo, kapatid ng aking biyanan. We've been talking about biblical leadership po, no? Dahil natataon nga, kakatapos lang na eleksyon. Yung mga qualities po na dapat natin ding bantayan o tingnan. O kung ikaw na may leader na nanalo, ito yung mga pwede mong maging pamantayan. Madami po akong nakita mga batang kandidato nitong recent election, even sa lugar namin, mga young blood, mga SK, mga barangay kagawad. Now, kung nanalo po kayo, please be reminded lang po. Unang-una, yung posisyon po na yan ay pahiram lamang. Huwag ka masyado ma-inlove dyan. Huwag yan ang gawin mong source ng life o ng buhay mo at significance. Kay Jesus mo makukuha yun. Hindi sa posisyon. Kaya yung iba, ang weird, pumapatay para ma-retain yung posisyon. Parang, ganun ka ba talaga ka in love? Magsilbi sa bayan? Hindi, wag po kayo dyan kumuha ng inyong sense of
value, sense of significance, hindi po nasusukat ng success dito sa earthly life natin ang ating sense of importance. Nasa Diyos po natin yan. Ang Diyos na nagbigay buhay sa inyo, diyan po tayo kumuha ng ating source of life. Sabi nga ni Jesus, di ba? I am the way, the truth, and the life. Pangalawa po, una, temporary. Pangalawa po, yung naglukluk sa inyo dyan, sa temporaryong posisyon na yan, ay namuhunan po ng trust or tiwala. Ibig sabihin, tumataya sila sa inyo kung kayo man ay bago. Okay? Sila po ay umaasa na yung problema nakikita nila sa kanilang barangay kung sama sila constituent, ay mabibigyan natin ng solusyon. Okay? So, yan po ay trust lamang. And even sabi sa Biblia, those who have been given a trust must prove himself or herself faithful. So, dapat po tayo faithful steward kasi po, stewardship po ang leadership. Ang labanan po sa leadership, alam mo, temporary lang to, pahiram lang to, hindi to ang source ng buhay ko. Ako nga actually nag-i-impart ng buhay. Ako nagbibigay ng, I'm overflowing with passion to serve, kaya gusto kong maging politiko, okay? Kaya po sabi sa unang Timoteo 4:12, sa mga bata, lalo yung mga bata po na politiko na naluklok ngayon, para sa iyo to. Kung matanda ka, para sa iyo na rin to, okay? Huwag mong hayaang hamaking kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pagmamahal, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Sinabi po ito ni Paul kay Timothy na kanyang young mentee o mini-mentor po niya, sabi niya, mag-set ka ng example sa mga taong nakatingin sa'yo, sa mga tao sa paligid mo. Unang-una, the way you use your tongue, sa pananalita mo. Huwag kang karaka-raka nagsasalita ng mga bagay na hindi mo naman palakayan to pa rin. Kaya po, lalo na sa panahon ng social media, huwag kang post ng post, yung mema lang, yung mema sabi lang. Kung wala ka namang intensyon gawin, huwag mo na sabihin. Tama po ba? Kaya sabi ni Brad Ted, your word is your bond. Pangalawa, yung pag-uugali. Lalo na ngayon sa social media at panahon ngayon ng mga camera sa telepono, yung pangit na ugali mo magiging eternal na. Malalagay na sa internet at habang buhay na makikita yon. So be careful the way you conduct yourself. Sa pagmamahal mo sa kapwa, genuine ba yan? Or pakitang tao lamang? At pang-apat po, yung faith mo in God. Yung takot po sa Diyos, yan ang pinakamahalaga sa bawat leader. Na nakikita ko dito tayo may vacuum. Maraming mga leaders. Kulang lang tayo sa mga leaders with the fear of the Lord. At ang magdudulot po yan, yung panlima, malinis na pamumuhay. Alam po yung dalangin ko. Even may pinsan akong nanalo ngayon, nakagawad sa kabanatuan, Kuya Nilson Malubay. Ito yung mga pamantayan natin para tayo maging isang magandang ehemplo. Hindi po yung leader na naglilider-lideran lang. Ang totoong leader ay may takot sa Diyos. Tayo po yung manalangin na ang ating mga binoto ay maipamuhay itong lima na itong pamantayan sa pagiging leader. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami nakapaglukluk ng leader ng aming barangay, Lord God, at dinadalangin namin na sila magkaroon ng magandang ehemplo na hindi sila leader na sila yung boss, but they are servant leader, Lord God. Sila ay nandito para para magsilbi sa kanilang constituents. So Lord, even yung mga tao nakaupo ngayon, nawa magkaroon sila ng greater sense of service, na nandyan sila para magsilbi at hindi para pagsilbihan. Salamat Panginoon sa mga leaders na naluklok ngayon, nawa ay magkaroon sila ng greater fear of the Lord. In Jesus' name, amen. Amen. And we pray, Lord, para po sa safety at tagumpay po ng pagmimisyon ni Brad Jeff sa Ibayong Dagat. Lord, alagaan niyo po siya, ang kanyang mga kasama at ang kanya pong mga ikakasal po bukas. Mahal na Panginoon, salamat po muli sa araw na ito. Sa amin pong paggunita, sa araw po ng mga namayapa, sana po ay hindi natin makaligtaan ang pag-alala po sa mga taong buhay pa na amin pong mga mahal sa buhay. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Brad, bukas, meron ka bang chance para makapag-live pa rin? Anong oras ba ang sinasabing renewal of vows? Paglagay nila. Baka hapon pa ito or gabi, Pastor? Paglagay nila sa katahimikan.
Medyo malayo dito sa Central Tokyo yung wedding, Brad Ted. Lunchtime siya. I'll check with my coordinator kung ano yung ating schedule. Advance kasi kami, Ted, ng isang oras dyan. Kaya medyo late na dito. Like ngayon, mag-aalas 10 na dito. Medyo late na to start the day. Yan. Sige. So, ganun nga. Abangan natin, ha? Kasi marami pa rin nag-aabang. Siyempre, anuman ang si Brad kasi, kahit na kung natuloy man sila doon sa kanilang trip sa Holy Land, Opo. Actually, nakapag-commit na siya na lagi siyang mag-uulat pa rin sa atin, whether recorded man yan o live. Dahil po sa ang ating inaabangan lagi, ang pinakamagandang balita sa lahat ng balita, ang balita pong nagmumula sa ating pong dakilang Maylika. Amen. Brad Jeff, catch you tomorrow. We'll see you again, Brad Ted at Cha. This is Pastor Jeff, your daily Brad, your daily dose of inspiration. Arigato. Domo arigato from Tokyo, Japan. Si Brad Jeff Eliscopides. That's Ted Failon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.